Nalinis mo na ba itong kotseng to? Yes, sir. Akin na yan. Akin na. Ayusin mo. Miss Aina. Sir Dundar, merhaba. Pwede ba tayong mag-usap? Siyempre. Doon tayo maupo. Okay. Ikuha mo kami ng tsa. Yes po, sir. Maupo ka lang, kahit saan. Anong meron? Sir Dundar, andito ako para mag-sorry. Dahil sa nangyari sa bahay, kung ano-anong sinabi ko sa'yo, sana mapatawad mo ko. Kalimutan mo na. Hindi ko pwedeng kalimutan na lang yun. Malaki ang tinulong mo kay Emir, binayaran mo pa ang utang niya. Pero sinigawan at inaway lang kita. Hindi ka dapat nang huhusga agad. Sana wag mo nang sabihin yan. Sobrang nahihiya ako sa'yo. Ayokong pag-alalahin ka, Miss Zainab. Huwag mong isipin yun, okay lang. Sir Dundar, babayaran ko ang utang ni Emir. Ayoko magkautang siya sa'yo. Miss Zainab, mukha bang tatanggapin ko ang pera mo? I mean... Pag sa'yo galing hindi. Kay Emir, oo. Well, alam kong hindi. Nagbabakasakali lang ako. Wala yon. Akong bahala kay Emir. Walang mangyayari sa kanya. Parang kulang ang pumunta dito para mag-sorry sa'yo, Sir Dundar. May oras ka ba? Baka pwede mag-lunch tayo. Lunch ba? Ipagluluto mo ba ako uli? Kung gusto mo, pwede naman magluto ako ng lunch natin. Hindi, huwag ka nang magluto. Huwag ka nang mag-abala. Pwede naman tayong kumain sa labas para hindi ka na mapagod, kung okay lang sa'yo. Okay, sige. Dadalhin kita sa maganda na restaurant. Okay, sige ba. Okay. Pwede ka ba ngayon? Tara na. Oo naman. Pwedeng-pwede ako ngayon. Okay. Let's go. Welcome. Ano po sa inyo? Pahinging isang bote ng Rocky. Ilan po sa inyo, sir? Yun lang, thanks. I bought this using my first salary sa company. Now I'm giving it to Erim. What do you think? Nagkaroon ang relasyon si mama natin at si Halit. Diyos ko, walang kwenta mga ginawa ko para sa'yo. Mas gusto ko pang mamatay kaysa marinig ang mga to. Get out of my house! Alihan, are you sure about this? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? He and I are now married. Welcome, Miss Ender. Your friend is already here. Mukhang mas excited ka pa kaysa sa akin, my dear. Na-discover ko to nung first time ko sa Istanbul. Dito ako pumupunta pag malungkot ako. Sobrang ganda ng view. Good afternoon. Good afternoon. Gusto mo doon na lang tayo umupo? Okay, sige. You two can join me if you want. Pero kung gusto niyo ng privacy, okay lang din. Hindi, wag na, salamat. Kung anong gusto mo, Zainab Yilmaz. Anong gusto mo? So ano?
Sobrang close yun ang dalawa na kailangan nyo pa ng privacy para mag-usap. Sige na, puntahan mo na siya. Go on, don't keep your friend waiting. Hindi lang kami basta magkaibigan ni Dundar. Boyfriend ko siya. What did you say? Narinig mo ko. Kaya excuse me, magda-date lang kami. Maupo na tayo? Sige, tara na. Welcome. Ano pong order niyo? Merhaba. May fresh fish ba kayo? Yes po. Sibas po. Sige. Umorder tayo ng sibas. Okay. Dalawang sibas. Okay po. Dundar, sorry talaga. Ayoko sanang idamay ka pa sa mga ganun. Hindi ko naman talaga gawain na magsinungaling eh. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Okay lang yun. Ano bang nangyari, Miss Zainab? Naging boyfriend ko kasi si Alejan. Kaso nga lang, nag-break kami nung nagpakasal siya. Anong sabi mo? Boyfriend mo pa siya noon, pero nagpakasal siya sa iba? Oo. Ang sama niyang tao. Basta, hamahabang kwento kasi. Buti na lang talaga, hindi ako nagpadala sa galit ko noon. Miss Zainab, kung gusto mo talaga makaganti sa lalaki na yon, akong bahala sa kanya. Wag na. Ayoko kasi magkagulo pa. Tama ka. Kulang pa yon sa kanya. Madaling makabawi sa physical na karamdaman. Sa emosyonal na karamdaman, hindi. Hindi ko naman gusto makaganti kay Alejan. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo para hindi ka na madamay dito. Aayusin ko to. Nahihiya ako. Pwede namang umalis na lang tayo kung ayaw mo na mag-lunch ng kasama ako, Mr. Dundar. Miss Zainab, naintindihan kita. Talaga? May karapatan kang magalit. Kalimutan mo na yung nangyari. Oo nga pala. Dati, anong ginawa niya? Pinagsabay niya kayong dalawa? Paano niya naloko ang tulad mo? So, kailangan mo ngayon ang tulong ko. Sa wakas, tinanggap mo na rin na mas magaling ako sa'yo. Kung mas magaling ka talaga sa akin, hindi mo kukuhanan ng picture. Si Kemal at yung babae na yon na taga-bursa. You shouldn't have done that. You made a very big mistake. Pero, to be fair, nagawa mo lang naman yun dahil in love ka kay Kemal. Am I right, Yildiz, dear? Paano mo nalaman yun? Zara told me everything. Kaya kung siya naloko, ako hindi. Ikaw, ano bang nagawa mo? Napicturean mo lang si Zara na may kasamang lalaki nung pasakay siyang kotse. You really do know me so well. Alam ko ang kakayahan mo. Merci. That's why we have to do everything that we can to keep this wedding from happening. Anong plano mo? May secret weapon ako para matapos na to. Alam ko kaya tayo nandito. Kailangan mo ako para sa plano mo, hindi ba? Tama ka, dear. May irereto tayong babae kay Kemal. Ikaw bang nakaisip niyan? Kahit bata, kaya yan, Ender. It's someone we both know. Sino? Ang pinsan mo, si Irem. Si Irem? It's not gonna be easy. Alam mo yan.
It can't be just anyone. Mas kapanipaniwala kung malapit na talaga sa kanya na kaibigan. Ayokong idamay si Irem sa gulo mo. Pero kailangan mong mamili, Yildiz. Do you really want to see Zera and Kemal get married? Maging happy family? Or kay Irem na lang ang taong mahal mo? Iisip na lang ako ng ibang paraan. Hindi kita tatawagan kung may ibang paraan pa. And I'll do it. Kahit wala ka. Bakit si Irem? Ganito lang yan. Isipin mong mabuti. Kunyari nasa bus ka puno ng tao. Punuan sa bus pero sa wakas nakaupo ka na. Naglagay ka ng earphones para makarelax sa biyahe pero... Pak! May matandang babae. Hindi mo matiis ang konsensya mo kaya pinaupo mo na lang siya. Kaya nakatayo ka at nakaupo siya. Sa tingin ko, ganun ang ginawa ni Alihan sa'yo ngayon. Binigay niya ang upuan niya sa'yo. No special reason. Basta kailangan kakilala at kaklose na ni Kemal ang irereto natin sa kanya. Hindi pwedeng ikaw o si Zainab, hindi gagana pa ganun. Pero pwede si Irem. Ayoko. Tsaka walang gusto si Irem kay Kemal. Imposible ang gusto mo. That's all right. We'll let Kemal think that Irem likes him. Hindi ko magagawa yan. What you want is to have your cake and eat it too, Yildiz dear. But that's too much. Kailangan mong mamili. Sir Dundar, ayoko nang pag-usapan pa yun. Ibahin na lang natin ang topic. Okay lang. Huwag mo nang isipin. I mean, mahirap yan pero susubukan ko. Uff, kailangan ko pang sabihin sa kanya ang totoo. Kaya ayoko nagsisinungaling eh. Kapag ginawa natin ang plano ko, Kemal and Zera won't get back together. Kapag nagawa natin ang maayos to, pareho tayong panalo. Hindi na sila ikakasal. At mag-i-invest si Kemal kay Alihan. Paano na si Irem yan? What about Irem? Walang mangyayari sa kanya. Hindi niya kailangan malaman. Irem will break up the wedding na wala siyang alam. Sa ganung paraan lang natin siya gagamitin. Ayokong may iba tayong masaktan. Kung nakukonsensya ka, isipin mo na lang ang taong nasaktan mo para lang sirain ako. Huwag na nating pag-usapan. Baka ikaw lang ang magsisi. Yildiz, dear. Pabibilisin ni Kemal ang kasal nila dahil alam niya ang plano natin. They're gonna get married very soon. Kaya magdesisyon ka na. So, anong gusto mong gawin? Ewan. Yildiz, it's really not a big deal. Baka hindi na kayo magkita ni Irem, pero hindi naman kayo close in the first place. You need to listen to me. It's urgent. At this moment, baka pumipili na sila ng wedding day. It could be too late. Si Kemal at Zera, ikakasal na sila. We don't have a lot of time to work with. I do. Okay. Payag na ako. Gamitin natin si Irem. Dahil kailangan. Good choice, Yildiz. Madulas. Ah, salamat. Miss Zainab, tutulungan kita sa problema mo. Sobrang nakakahiya na, Sir Dundar. Ang dami mo nang ginawa para kay Emir. Hindi sa pera. Sa iba. Saan? Panindigan natin ang sinabi mo sa ex mo kanina. Natin? Oo. Ayaw mo bang masaktan din siya? Sabi ko ako nang bahala pero ayaw mo. Pagselosin na lang natin siya para patas kayong dalawa. Pero hindi ko alam kung paano. E di manuloko tayo? Oo, pero magsiselos lang siya. Walang masamang mangyayari. Base na sa kwento mo, parang ayaw mo nang makita ulit yung taong yon. Hindi ka na niya lalapitan pag andito ako. Ayoko talaga siya makita. Magandang ideya naman yan. Pero huwag na natin sabihin sa iba. Pag hindi natin sinabi, walang makakaalam. Basta maniwala si Janair sa atin, okay na yun.
Sige, subukan natin. Talaga? Ikaw ang magdesisyon. Sir Dundar! Tama ka. Gawin natin. Sigurado ka na ba? Sigurado na ako. Okay. Pero walang pwedeng makaalam. Sasabihin ko lang kay Yildiz dahil wala talaga akong tinatago sa kapatid ko. Okay, ikaw bahala. Okay. Sige, tara na. Kailangan ko pa bang sabihin na walang dapat makaalam? Of course not. Lalo na si Zeynep. Baka atakihin siya sa puso pag nalaman niyang pinaggagawa mo. Huwag ka na mag-comment dyan. Yildiz. Who knew we'd make a great team? Hindi tayo friends. Pagkatapos nito, babalik tayo sa dati. Magkaaway na ulit tayo. Mamimiss kita. Alam kong mamimiss mo ko, Ender. You're funny. Bye-bye, partner. Bye-bye. Excuse me, miss. Thank you. Welcome po. Enjoy Jamal, po. I'm really glad that we are able to work things out. Buti na lang nakapag-usap tayo kanina. Ayaw mo nga akong kausapin eh. Oo nga eh. Pero kung hindi kita kinausap, tatawag ako. And why is that? Kailangan mo pa bang itanong? Ah. May point ka naman dyan. Tama ka. Simula talaga ngayon, I'm never drinking again. Sarah, huwag mong gawin kumpara lang to sa akin. What do you mean, Kamal? Why else would I do it? Dapat para sa sarili mo. Gawin mo para sa sarili mo dahil baka magkasakit o mapahama ka. Yes, you're right. I'll do it for myself. Mabuti. I'm so happy you believe me. I need you, Kamal. You make me feel like life is worth living. It's nice. Dahil sa'yo, Kamal, my life is so valuable. Thank you for that, Sarah. Yeah, this is actually the first time that I've ever felt this way. Baka dahil hindi pa tayo magkakilala. Alam mo naman, ang gulo sa bahay, kaya hindi rin healthy para sa akin. Sarah, kapag ang tao hindi na healthy para sa'yo, dapat layuan mo na sila. I agree. Hindi ko sila kailangan as long as I have you with me. Oh, Kamal, come over sa house later. Kausapin natin si Baba. Sarah, you don't have to if you don't want to come over. Naisip ko lang naman. I mean, hindi naman kita pipilitin pumunta kung ayaw mo. Sarah, gusto kong pumunta sa inyo. Pero baka mapagalitan ka ng baba mo dahil sa akin, ayokong mangyari yun. Hayaan mo siya magalit. From now on, I do what I want. Pagalitan niya akong gusto niya. Sige, pupunta ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Okay. What is it, Elida? Nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo sinasagot mga tawag ko. I told you not to call me. Leave me alone. Pakinggan mo lang ako. Pinagsisisihan ko ang nagawa namin sa'yo. Magkita tayo sandali. I can't do that. I'm grounded. Puntahan na lang kita. Don't bother. Pero yung sige na. Sa bahay mo lang naman. Wag na nga, Elida. Bukas sa cafe malapit sa bahay. After school. Sige. Gusto lang kita makita kahit 10 minutes lang. See you tomorrow. Bye. Erim! Can I have a minute? Ma'am? Erim, tara na. Baka mapagalitan ka. Erim, teka lang! Dear, mag-usap lang muna tayo. I have to go, ma'am. You don't have to go. Galit ka pa rin ba sa akin, anak? Tara na, Erim. See you, ma'am. Erim! Your custody. Yeah, I know. I know I'll win the custody case for you. Alam ko kung sinong dapat kausapin.
Umuwi ka na. I get it. Bye, anak. O bakit, Tabla? Kamusta ka, Zeno? Pauwi na ako, ikaw. Kamusta? May ginawa pala kaming jam ni Mama para sa'yo. Kunin mo sa bahay. Ewan, hindi ko alam, Abla. Anong hindi mo alam, Zeynep? Dumaan ka. Maghihintay ako. Mag-ingat ka. Oo na, sige. Anong nangyari? May problema ba? Actually, pwede mo ba ako ihatid kala Abla? Oo naman, sige. Salamat talaga. Sorry sa abala. Ano ba? Wala yon. Okay lang. Saan ba bahay niya? Sa Yanikoy. Okay. Let her in. How dare you prevent Erim from seeing his own mother? I didn't do anything. Ang sabi niya ayaw ka raw niya makita. Dahil sinisiraan mo ko. Seryoso ka ba? Ender, do you think you're that important? Huh? Wala kang kwentang ina kay Erim. Hindi mo siya makukuha. You only have yourself to blame. I would think na alam mong hindi ka magaling na ina. Tignan natin kung ganyan ka pa rin magsalita pagkatapos ng kaso. You crazy, crazy woman. Who made you think that you could take Erim away from me? Si Alihan ba kaya ka mayabang? Ikaw, pinagmamayabang mo ba ang shares mo na galing kay Zarin? Huwag kang masyadong kampante. I will have the last laugh. That's what you think, Ender. Sisiguraduhin ko na hindi ako matatalo ng asawa mo. Ipapaalam ko sa korte lahat ng ginagawa mo. Pinagdadamot mo si Erim. Nilalasan mo ang isip niya at pinagbabawalan siyang makita ko. Teka, stay there. Bakit? What are you doing? Just wait and see. Hello, Baba. Erim, how are you, son? I'm fine, you? I'm fine, anak. May tatanong ako. Do you want to see your mom tonight? My mom? Better yet, ganito lang kaya. Why don't you spend a few days with her? A few days? Why would I? No, ayoko. Okay, I was just asking. Don't worry about it. Bye-bye muna. I'll see you at home tonight. Now, how painful was it to listen to that conversation? Mark my words, I will never let this go. Okay. Makikita mo rin, halit. Makikita mo. Bro, naasar talaga ako sa sarili ko. Dapat lang, no? Dahil sa utang mo, ang daming naapektuhan. Pero, ang bait talaga ni Dundar, di ba? Oo nga, di ba? Ang galing. Mabait pala siyang tao kahit parang gangster siya kung manamit. Ano pa yun? Style niya lang yun, siyempre. Allah, Allah. Ay, ikaw talaga. Buti nagulpi ka lang at dumating si Dundar. Oh, mainit ha? Mainit. Ay, nga pala, paano ko babayaran si Dundar, bro? Yung pera ba o utang na loob? Siyempre parehas, bro. Mahirap bayaran yan, bro. Nagla-lunch sila ni Zeno ngayon dahil sa akin. Uy, Amir. Alam ko na. Baka blessing in disguise ang nangyari sa'yo. Ano, bro? Ano ba yan? Ang slow mo naman, Amir. Baka makatulong sa'yo pag naging close sila. Sana nga. Pero, sana hindi ko na na-experience yung mga panggugulpi. Hindi. Sa tingin ko, tama lang yan sa'yo. Ang tagal mo sa taas ng gulong ng buhay kaya kinailangan mong bumaba. Grabe ka. Tingnan mo nangyari sa baby face ko. Teka lang bro ha. Imagine mo si Zeynep na pinapagalitan ka. Wag. Magpapagulpi na lang ako. Kahit 30 pa silang gumulpi sa akin. Grabe ko. Ay ala, tulungan mo ako. Hoy! Itabi mo nga yung kotse mo, alis! Tumabi ka! Papasok ako! Tumabi ka!
Uy, Sir Dundar, maglalakad na lang ako. Huwag kang makipag-away. Hindi, umuulan. Hindi ako papayag na maglakad ka sa ulan. Hoy, itabi mo nga yung kotse mo! Sir Dundar! Uy, Sir Dundar! Hoy! Sir Dundar, kumalma ka lang! Hoy, sabi ko nga itabi mo kotse mo, bigi ka ba? Alis na ako, nagmamadali ako. Ba't mo ba ako sinisigawan? Sir Dundar! Nagmamadali rin ako, itabi mo yung kotse mo para makapasok ako. Sir Dundar! Bakit tayo mong gumalaw? Mahirap bang maintindihan? Pagkisabi sa kanya na kailangan ko nang umalis, nagmamadali ako. Pasensya please na, lang excuse ko. Me. Sir Dundar, bakit ka ba nagsisimula ng away? Sinabi ko nang kaya ko nang maglakad papasok sinabi eh. Sinabi ko na kasing itabi niya kotse niya. Pwede ha? Naman yan. Eh sinabi ko na nga sa'yo na hindi na kailangan. Bumalik ka na sa kotse. Hala, hala. Eh dapat kasi umaayos tong taong to. Ay. Excuse me, Miss Zainab. Sitki, what's going on? Ano to? Sir, may kailangan akong asikasuhin pero si Sir nagalit sa akin bigla. Sabihin mo sa boss mo kung bakit ako nagalit sa'yo. Kasama mo ba siya? Sir Halit, sorry po. Nagalit kay Sitki ang kaibigan ko. May ibibigay daw na jam si Abla, kaya dadaanan sir, ko sana. Sir, ako po si Dundar Jalikan. Mera ba, sir? Anak ka ba ni Yasar Jalikan, iho? Opo. Ganun ba? Mana ka sa baba mo. Mainitin din ang ulo niya. Kilala niyo pala si baba? Siyempre, kilala ko siya. Okay na. Pumasok na kayo. Ayusin mo na yan. Yes po, sir. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng galit ko. Nasa lahi namin, ang mainitin ang ulo. Okay lang, sir. Sige, salamat. Mag-ingat ka, pare. Jalal, sakay na. Hindi lang kami basta magkaibigan ni Dundar. Boyfriend ko siya. Alihan? Alihan? Anong ginagawa mo? Nakahiga lang ako, Ender, as you can see. May sakit ka ba? What's wrong with you? I don't want to talk about it. Don't ask me. Ako rin, I don't want to talk about what happened. Pero nalulungkot ako. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Pwede, as long as you promise not to talk. I promise. Wala rin ako sa mood. Just like you. Malungkot din ako ngayon. What happened? Si Halit, Erim, custody case, mga mahahabang meeting. Tumahimik ka na. I don't want to hear about it, Ender. Okay, okay. Tatahimik na. Magmumukmuk na rin ako. I'm just gonna stay here and keep quiet like you. Ayaw rin kitang kausap. I have to tell you something, Alihan. Alam mo, si Halit, gusto ko talaga siyang sakalin. Ganun ako kagalit sa kanya. You promised you wouldn't talk, di ba? I'm not gonna talk to you. Pero hindi mawawala ang galit ko. Isang buwan pa bago ang hearing. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Until then, I'm very worried, Alihan. Erim is a smart kid. Sigurado magiging madali lang yun for him. Ewan ko lang. Pero siyempre, kung biglang may nangyari, mas madali. Ender, I don't like surprises one bit. You have to tell me what it is you're planning. Go on and listen to your music, dear Alihan. Tapos ilabas mo lang ang feelings mo. Pagdating sa'yo, Ender, wala akong balak maglabas ng kahit na ano. Grabe ka naman. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin after all these years? Anyway... It's so cold out here. Hindi ka ba nilalamig? Ang tibay mo naman. No, I'm not cold. Nanginginig ako dito sa lamig. Ano nang gagawin natin? Pasok na tayo? Should we go back inside or stay here? Ender, tumahimik ka na, please. Nalulungkot ako and I don't want to listen to your blabbering. Okay. Pwede bang yung fireplace, sindihan mo na lang mamaya pagpasok? Suplado. It's so cold out here. Ay, ang lamig! Winter na ba?
Alihan! May sasabihin ako! Buti naging friends kayo. Nakakatuwa. Ang totoo niyan, si Zarina nag-recommend sa akin na showroom ni Sir Dundar. Oo nga, Zainab. Nabalitaan ko. Alam mo, matagal ko nang kilala ang baba ni Dundar. Matagal kaming hindi nagkikita, pero kasundo ko siya. Salamat po, sir. Mukhang nagkakamabutihan na sila Dundar at Zainab. Mabuti kung ganun. Yildiz. Kunin ko na yung mga jam para makaalis na kami ni Sir Dundar. Dito na lang kayo mag-dinner, Zainab. Huwag na. Sa susunod na lang. Mag-iingat kayo. Aisel, pakikuha ng jam ni Zainab. Mauna na po kami, Sir Halit. Ikumusta mo ako sa baba mo? Sige po. Ito po. Titingnan ko muna kung tama. Abla. Bye-bye. Next time, ah. Kumusta, Zainab? Okay lang, ikaw. Merhaba, bro. Ako si Dundar. Kemal, nice to meet you. Sige na, Zaino. Sige. Sige, tara na. See you, Sir Halit. Goodbye. Mag-iingat kayo. Who was that? Kaibigan ni Zainab na si Dundar. Kaibigan ko ang baba niya. Good thing she found someone Sarah, that will love. Masok ka na. Magbibisla ako sandali. Nakikita niyo rin dalawa. Alihan, why do you refuse to talk to me? I mean, tignan mo ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Good for you. It's about Zainab, isn't it? Hunter, is it really that hard to leave my personal life alone? Pero kahit anong gawin ko, ayaw mo pa rin akong pansinin. That's right. As long as you're curious, this won't end. I'm not curious. Pero ayaw ko ng asawang hindi ako pinapansin. Can't you make a bit of an effort? You'll get used to it. In-invite tayo sa party. Hindi ako sasama. You have fun. Alihan, you have to go. Kung gagawan kita ng mga favor, ikaw rin dapat gagawan ako ng mga favor. May mga importanteng kliyente na pupunta sa party. I have to be seen there with my husband. I can't go without you. So don't go then. Alihan, pagka-divorce natin, all I have is my business. Let me remind you, hindi ko pababayaan ang business ko. My future is important. So I need you to come with me. Okay, fine. But I won't stay long. Aalis ako agad. Okay, thank you. Oh, if you want, you can bring Hakan. Baka mainip ka. Okay, I'll invite him para may kasama ako. Please don't be mad, Baba. We actually came with good news. Well, nag-usap kami ni Kemal. And nagkaayos na rin kami. How did you manage? Tanggap mo ba si Zera? At ang pagiging lasinggera ng batang ito? Tell me. Sir Halit, nangako na po sa akin si Zera. Ilang beses na rin siya nangako sa akin. Baba, why are you acting this way? Because I know you, Zera. Ayokong marinig na maghihiwalay kayo after just 3 days of marriage. Lay down all the cards. Mabuti na ang malinaw. We've decided not to rush into anything. Yan ang sinasabi ko. Dati nagmamadali ka magpakasal. Ngayon ayaw mo na. Is this a game to you? Sir Hadid, magpapaliwanag ako. Hindi kami sumusuko sa isa't isa. Balak pa rin namin magpakasal ni Zera. Mahal ko pa rin siya. Ayaw lang namin magmadali. Baba. Ayoko kasing pilitin si Kemal na magpakasal agad sa akin. Please try to see it from our side. Ito na naman tayo. Sir Halit, naiintindihan ko pong nag-aalala ka bilang isang ama. No, you don't understand.
One, hindi ka ama. Two, hindi mo kilala si Zera. Sobra ka na, Baba. Bakit? It's true. Hindi ba? Yildiz? What are you doing? Ang ganda. Tingnan mo yung painting. Ngayon ko lang napansin. Nagagandahan ako. Parang gusto ko siyang ilagay sa kwarto namin. Okay lang kaya kung display ko to dun sa kwarto? Sure. Sure, why not? Ready na bang dinner? Tanungin mo si Aisel. Tapos ako, tatawagin ko na sila. Ang tagal nilang nag-uusap sa loob. Oh, okay. Okay, Lila. Enter. Anong gagawin ko? Kanina pa nag-uusap dito sila Kemal, Zera at Halit. Isang oras na. Let them be. Mag-focus ka na lang sa party bukas. Talk to Halit when they're done. Huwag kang madudulas. Sana tama to. Ano bang pinasok ko? Oh! Pumasok kayo. Tuloy! Pasok. Ikaw din. Nakita mo? Galit na agad siya? Mm-mm. Opo. Kumusta, Zeno? Nag-enjoy ba kayo ni Dundar? Okay lang. Ano ba magagawa ko, ha? Ikaw talaga. Nakakahiya. Nag-sorry pa ako sa kanya dahil sa'yo. Ang sakit-sakit naman. Anyway, tapos na, Zeynep. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Sige na, huwag ka na magalit. Huwag ka makialam. Paano ko hindi magagalit? Nakakahiya. Isa ka pa. Hey, Zeno, tama na. Alam ko nagkamali ako. Tama na. Bakit ba kasi palagi kang utang na utang sa iba? Ha? Kasi meron kasi akong kailangan bilhin. Kaya nangutang ako. Para kay Lila? Aray! Pang date? Ganun ba? Umamig ka! Ouch! Ouch, ya! Ano gusto mong sabihin ko? Alam mo naman kung bakit? Hindi ako makapaniwala sa'yo. Grabe ka na talaga, Emir. Yan. Sinabi ko rin sa kanya yan, pero hindi siya nakikinig. Ang bilis mo talaga ako nilaglag. Balimbing ka talaga, bro. Grabe. Ikaw mahiya! Sobra ka mahiya na! Masyado ka kasi abisyoso! Ano gagawin ko? Ayoko mag-agree kay Janer, pero siya naman ang tama. Sobra ka naman, Zeynep. Nakaka-offend yan, ha? Anong gagawin ko, ha? Ano dapat? Anong gusto mong palabasin? Hindi kami magka-level ni Lila na hindi ko kayang sumabay sa kanya kahit nangungutang ako? Oo, ganun na nga, Emir. Dapat sinabi mo kay Lila na wala kang pera, makipag-break ka na. Hindi yung kung ano-anong pinapasok mo para sa kanya. Pati sa mama niya, nagsinungaling tayo. Hala, hala. Ang sama niyo naman sa akin. Di ba pwedeng magmahal lang walang pera? Pingin pa, ate. So, anong pinag-usapan nyo? Why do you care? Ang tagal nyo kasing nag-uusap sa loob. It's nothing, Yildiz. Mukhang wala nga. Wala yun, Yildiz. Pinag-usapan lang namin ang sitwasyon namin ni Zera. Yun lang. Ano nga bang sitwasyon nyo, Sir Kemal? Stay out of it. Bakit ang dami mong tanong? Pero gusto ko rin malaman. Go on, tell us, Abla. Hala. Lahat kayo gustong malaman. I-explain ko. Zera and Kemal are in love with each other. And they're deciding on a date for their wedding. Oh, that's great. I'm so happy for you. Congrats. I think someone doesn't want us to get married. Ako? Napakasaya kung ikakasal kayong dalawa eh. Tama na. Kumain na lang kayo. Stop arguing. Don't worry, sweetheart. Last na yon. Tapos na kaming mag-usap ni Zera. Gusto niyong hiwalayan ko si Lila dahil wala akong pera? Paano kung bigla akong tumama sa loto at umaman? Paano na yon? Kailangan tumaya para manalo. Basta hiwalayan mo na si Lila, kalimutan mo na siya. Oo. Dapat diretsahan mo nang sabihin sa kanya na wala kang pera para pag nag-date kayo, hindi mo kailangan mangutang ng pera kung kani-kanino. Talaga? Hubaran mo na rin ako para mas mapahiya ako. Hala. Uff, gagawin ko ng paraan. Akong bahala sa problema ko. Kaya ko na. Magpasalamat ka kay Dundar, ah. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala ka ng mga kamay at paa.
Oo nga pala, Zeno. Napaisip ako nang nabanggit mo siya. Anong ginawa niyo ni Mr. Dundar kanina? Mukhang magkasundo na kayo. Gusto mo na ba siya ngayon, ha? Okay lang naman. Eh, kasi may nangyari. Nagda-date na pala kami ni Sir Dundar ngayon. Ano? Teka, ano nangyari? Talaga? Bakit bigla nagda-date na kayong dalawa? Akala ko magsasorry ka lang. Bakit dinate mo bigla? Ikwento mo naman sa amin. Ang kulit niyo! Gusto raw niya ako at gusto niyo maging close kaming dalawa, kaya binigyan ko siya ng chance. Yun lang yun, okay? Dami niyong tanong. Oh. Ang chismoso niyo. Ikaw ah, daig mo pa si The Flash sa bilis, ha? Kung kayo na pala, dapat hindi mo na siya tawaging Sir Dundar, di ba? Oo nga. Hindi ko na siya tatawaging Sir. Dundar na lang itatawag ko sa kanya. Hala, hala. Totoo ba itong sinasabi mo sa amin o nagsisinungaling ka, Zeno? Bakit mo ba ako pinagbibintangan? Ha? Zeno, over ka na ba kay Alean? Wala ka ng feeling sa kanya? Anong gusto mo, Emir? May asawa na yung tao. Habang buhay ako maghihintay sa kanya, ganun ba ang gusto mo? Sa bagay. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagpapaliwanag sa inyo eh. Tama na. Okay. Okay, Zeynep. Okay. Kung saan ka masaya, support kami. Siyempre, masaya kami para sa'yo, siyempre. Susuportahan ka namin kung saan ka masaya. At sana maging masaya ka kasama ni Dundar. Sana. Siyempre. Siyempre. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Binabantayan ka ng kuya mo, Zeynep Yelmas. Binabantayan kita. Tayo! Umuwi na kayo. Di ba magkukwentuhan pa tayo? Hindi, tapos na. Umuwi na kayo. Hala, hala. Nako. Bilis na. Oof. Bumalik na lang tayo. Alis na naman tayo. Sige na, go. Sige na. Ang sungit naman. Alis na. See you. Sige na. Bye. Babantayan ka ni Kuya. Sige, bye-bye. Bye-bye. Naniwala naman yata. Let's meet up tomorrow. Sige, tingnan natin. Kemal, by the way, I'm really glad we talked to Baba and sorted everything out. Oo, ako rin. At nasagot natin ang mga tanong ng nagdududa sa pagmamahala nating dalawa, Sarah. Honestly, I don't care about them. I only care about you. Ganyan dapat. Halit, sweetheart! Nasa study room ka ba? Yulvis is being such a pest today. Hayaan mo na. Sige na. Tawagan kita bukas. Bye-bye. Sweetheart! Kamusta ka? Bakit? May kailangan ka? Wala naman, sweetheart. Namiss lang kita. Bagay sa'yo yung black na damit. Sweetheart, huwag mo na akong inisin. Anong kailangan mo? Sige. Punta tayo sa party na Ali Aydin. Kailan ba yun? Nagpapa-party sila ng asawa niya taon-taon. Ah. Karaoke ang theme nila this year. Karaoke? Hindi na tayo bata. You know I can't stand noisy places. Hindi tayo pupunta? Hindi tayo pupunta. Halit, sige na. Kaibigan mo rin sila. Pumunta na tayo. Hindi tayo pupunta. Palagi naman tayo pumupunta sa mga party nila eh. Pero ako hindi pa. Gusto ko sanang ayain si Zeynep. Why are you so suddenly interested in parties? Ngayon lang naman gusto kong isama si Zeynep. Uff, halit, bata pa ako. Gusto kong lumabas at mag-enjoy kahit paminsan-minsan lang. Naiinip ako dito sa bahay. Lahat kayo umaalis. Yudis, pakinggan mo ang asawa mo. Yun ang palagi kong ginagawa. Uupo na lang ako dito sa sofa. Hihintayin kitang matapos magtrabaho. Stop it. Masyado ka ng OA. Sige na, halit. Pumunta na tayo sa party nila. Okay, sige. Munta kayo ni Zeynep. Okay, sige. Tatawagan ko si Zeynep. Tandaan mo. Huwag daw huwag kang magtatagal sa party, okay? Oo naman, syempre hindi. Aisel, nasaan ang kape ko? Ito na po, madam. Dali! Yildiz, what did you ask mo ba for this time? Wala akong hinihingi. Kaya huwag kang makialam at intindihin mo na lang ang kasal mo. Don't worry, yun naman talaga ang plano kong gawin. Sana hindi matuloy. Makikita nyo ring dalawa. Enjoyin mo na si Kemal ngayon, Sarah.